ang simbahan ng Baler, ito yung naglagay na sa mapa ng Pilipinas ng Baler at nitong simbahan na ito. Yung naging bayan, sentro, dahil nga kung nasan ang simbahan, andun lumilipat ang mga tao. Kung malaya na ang Pilipinas, dapat umalis na rin kayo dito. Kaya kumbaga ay talagang maraming mga pagtatangka na talagang dapat umalis sila dito, ano. Kaya lang talaga ay ayaw nila. Ang last resort talaga nung 54 na Spanish Casadores ay pumasok sa simbahan. Bakit po sa simbahan? For protection. Dahil nung panahon na iyon, ito lang ang the only stone building in the town. Ito lang. So pumasok sila dyan. Dahil ang ano nila ay makapal siya, ano, tapos talagang muog siya ng ano. Bakit po? Ba't talagang makapal yan? Dahil nga nung maganap yung Tromba Marina, talagang sinadya nila na kapalan yan talaga. Para talagang pag may mga dumating na mga sakuna, adi talaga. Totoo, sir, na ito ay gawa sa honey sa coral. Plastered by honey. Pero ito po ay coral, yung okay, bato. Man. Tapos yung mga yung makukuha diyan sa ano sa dagat, ano, alam niyo kung saan ito galing? Sa Munting Gasang. At kailangan pang sila'y humanay beeline para ipasa-pasa. At yan ay forced labor. Forced labor. Talagang at ang gumawa nito ay hindi lang mga taga-Baler. Ang gumawa nito. Opo, ito po yung second church. Yes, hindi pa yung Ang yung kasing una ay sa semento, yun yung nasira ng Tromba Marina. Mm-hmm. And then after so many years, 1740s, after ng Tromba Marina, nung mga after 2 years, 1737, sa pamamagitan ng mga pari noon at mga taga-Baler, naghanap sila ng isang lugar na pwedeng mapagtayuan nito. Ito yung pinakamataas na bahagi noon. So doon pa lang makikita natin na yung engineering skills ng mga taga-Baler. Na ito ang mataas, dito tayo magtatayo. So naitayo dito ang simbahan. So bakit ito na pati yung naging ano? Ito na nga yung naging bayan sentro, dahil nga kung nasaan ang simbahan, andun dumidikit ang mga tao. O doon dumidikit, ano? Saka totoo po baga na noon baha na yung buong bayan, tapos dito hindi pa baha? Maraming nagsasabi. After the Tromba Marina noong 1735, pagkatapos noon, siyempre ang daming, nawarak ang bayan, ano? So ang ginawa, para lang talagang makaakit tayo ng mga residente, inopen ang Baler, walang buwis na babayaran. So marami yung mga karatig pumunta dito. Kaya yung mga gumawa nitong simbahan na ito ay hindi lang talaga purong mga taga-Baler. Galing din sa iba't ibang mga lugar. Isabela. Yan yung mga lapit yan. And then mayroon din from Bicol.
basta yung mga ano, kaya kumbaga sabihin natin na mga taga-Baler, pero yung purong-puro, ay malagay ko hindi. Pwede kong pulbusin yan. Pero hindi ginawa. Dahil nga siguro, doon pa rin sa, doon sa buti pa rin na mayroon ang puso ng mga taga-Baler. Kaya anong ginawa? Hayaan natin silang lumabas dito sa entrada na ito at kumuha ng mga dalandan. Si Trus na nga po dito si sa Baler. O, tama tayo. Dalandan. And then, pagkatapos nun, nagpakawala ng kalabaw. Opo, nagtatalakay din namin sir. Kuliin ninyo yan para may makain. Opo. Kung titingnan natin kasi ay alam nila na kaaway ito, pero alam nila na ito ay tao ito na katulad nila na kumbaga ay may buhay ito ay. So, makikita doon yung buti ng mga taga-Baler. Na kahit sabi natin kaaway, pero ang tingin ay tao ito na parehas lang natin na may buhay, kaya so hayaan natin sila at na magnipay pa yan nung magpalabas na nung dekreto ngayon. So nang lumabas nang lumabas sila nung June 2, 1899, di ba, ang pagkatapos nun ay dinala sila, lumabas sila at yan, naligtas sila. Inihatid na po sila nung sa Maynila. And then, inihatid sila doon na sa Tarlac kay Emilio Aguinaldo. Yeah. Dahil nga, nung panahon na yun ay, from Cavite, itinakas niya ang Republika, itinago niya doon. So, pagkatapos nun ay, bilang pagkilala sa mga tao na ito na nagpakita ng kanilang katapangan sa pagbabantay sa kanilang pagtatanggol sa kanilang bansa. So naglabas ngayon ng dekreto na nagsasabi na ang mga sundalo na lalabas diyan ay ituturing bilang kaibigan at hindi kaaway. So doon nagtapos yung kwento. Doon nagtapos ang kwento at yung Siege of Baler, ito ang pinaka-root ng celebration ng Philippine-Spanish Friendship Day. Kaya meron tayong Republic Act 9187, an act declaring June 30 of each year as Philippine-Spanish Friendship Day. So doon doon lumabas yung friendship dahil may pinaghuhugutan, may pinag-uugatan 'yon. E ano ngayon kung ganun yung kasaysayan? Malinaw yung mensahe na una, kahit pala sa isang paglalaban, pwede itong matapos ng hindi naman ganun talaga na magkakaroon pa ng sagupaan or patayan, kung hindi pwede itong mag-end sa isang mabuting tagpo, sa isang pagkakaibigan. Hindi pala posible na yung magkaiba na lahi
magkaiba ng kulay, magkaiba ng itsura, magkaiba ng paniniwala, ay magkaisa at magkasundo. Dahil ang kanilang commonalities, parehas iyan silang tao. Sabi nga sa English that there is unity even in diversity. Pwedeng magkaisa sa pagkakaiba-iba. At yung pagkakaiba-iba na iyon ang pwede pang magpayaman sa atin bilang mga tao. Yun yung turo ng kasaysayan. Ano? At mahalaga na mabalik-balikan iyon talaga, mabalik-balikan iyon ng mga Balereño, na minsan na ang Siege of Baler ay isang napakagandang pangyayari na naglagay sa mapa ng Pilipinas. Ang simbahan ng Baler, ito yung naglagay na sa mapa ng Pilipinas ng Baler at nitong simbahan na ito. Ibig lang sabihin ay nakilala tayo ng dahil sa nangyari dito. Nakilala tayo. So yun yun. At hindi lang basta basta nakilala, ano. So yung pangyayari na ito ng kabutihan ay ito yung parabagang nag-aakit, umaakit pa sa iba na para puntahan ito. And then siya, at dahil maraming pumupunta, ito yung talaga magpapakilala sa atin. At pag sila pumunta dito, pwede nilang madiskubre ang yaman ng Baler. Ang yaman ng Baler pala ay hindi lang sa bundok, hindi lang pala sa dagat, hindi lang pala sa Kapatagan, kundi napakayaman ng kasaysayan ng Baler. Napakayaman ng kasaysayan ng Baler. Kaya nga palaging yung sinasabi, ano, magdiwang ka Pilipinas dahil ikaw kahit munti, sumilang kang isang tala sa gitna ng bayang sawit. Kung wala ang Baler, walang kesong ibubunyi. Walang isang aurora na magiging patnubay ng kanyang bahay. Matuwa ka, Pilipinas, sa silangay na kangiti, ang liwayway ng pag-asang layon nating nilunggati. Ganun lang yun. Oh, napakadaming senior sa atin ni Sir. Okay. Ayan, at panoorin nyo ang video na to. Na-video ko na Sir yung buong sinabi ninyo sa atin. Mahirap kasing ipagkait yung alam mo na para sa kabataan. Ito Sir, itong video na to, marami makakapanood nito Sir. Lalo na yung mga turista ng Aurora na mga subscriber natin na pabalik-balik na dito. Naambus tuloy si Sir. At sa haba Sir ng video na to, isang content na to. Kaya hindi na maganda yung inaanak ko sa kahit. Ayan. Thank you very much Sir. Ha? Thank you po. Thank yeah. you. Thank yeah. you po. Thank you po. Okay. Thank you, Sir. Thank you po. Okay. Mga ka-osa. Mga ka-osa.